Hi everyone, my name is Veronica and welcome back to my channel. And for today's video, gaya ng anong sinabi ko last video, yung next na ipapakita ko naman sa inyo is yung treadmill na nabili ko sa Lazada. Sobrang perfect na to ngayon, lalo na ngayong pandemic, lalo na sa mga taong hindi makalabas or hindi makapag-workout kasi nga quarantine na naman. And kung ikaw nagbabala ka bumili ng treadmill, feel ko itong video na to ay para sa'yo. Nga, isa na rin talaga sa reason kung bakit ako bumili ng treadmill kasi parang ang tagal na nung nakapag-workout ako or nakapag-jogging ako sa labas. And syempre, lalo na ngayon, hindi na naman tayo makalabas, I suggest na bumili na lang din talaga kayo ng treadmill or ng mga pang-equipment na gusto nyo for workout, ganyan. Kasi nga, sobrang mas okay na mag-workout na lang sa bahay kaysa lumabas pa or mag-jogging pa sa labas. Lalo na kasi, diba, pag lalabas ka, kailangan naka-face mask ka. Lalo na ako, hindi ako makakahinga kapag ganun. Yung treadmill na nabili ko, nagkakahalaga siya ng 9,000 plus shipping fee pa, kaya umabot ako ng mga 10,500, ganyan, kasi medyo mahal yung shipping fee niya. Pero para sa akin, sobrang sulit niya na, as in yung treadmill na nabili ko. Medyo pricey siya para sa akin. Meron naman din ako nakitang mas mura, mga nasa 4,000 to 7,000, pero para sa akin kasi, kaya ito yung napili ko, kasi sobrang sulit niya, and nung dumating naman siya sa akin, hindi naman ako na-disappoint kasi sobrang maganda kasi talaga siya. Meron na siyang built-in na speaker kaya parang sobrang okay na siya habang nag-workout ka, ganyan. Tapos, foldable na siya. Basta, wait lang. Explain ko sa inyo isa-isa lahat kung bakit sobrang, para sa akin, okay na talaga siya. Isa din kung bakit sobrang nagustuhan ko siya kasi nakita ko din yung mga reviews niya. Tapos, sobrang gaganda ng mga reviews talaga niya. Isa na rin dito, sobrang dali niya kasing i-assemble. Lalo na ako, mag-isa ko lang siya in-assemble. Parang halos 1 hour ko siyang in-assemble. Pero okay lang. Kaya naman siya ng isa lang. Mas mapapadali kung dalawa kayo, pero since mag-isa nga lang ako, so yun, mag-isa ko lang siyang binuo. Madali lang siya buuhin, promise, kasi kahit na Chinese, ito yung manual niya. Kahit na Chinese yung manual niya, kahit di mo siya maiintindihan kung ano man yung mga nakasulat dito, parang magigets mo naman kasi siya kung para saan. Kasi yung mga screw na kasama niya, meron kasing mga label na siya. Kunyari, ito. Ayan. Ewan ko kung nakikita niyo. Ito. Kunyari, ayan, lalagay mo daw yung screw na to. Tapos yung screw na yon, may kanya-kanyang label siya. Kunyari, ayan, M845 daw yung kailangan mong gamitin. So yun, kaya sobrang madali lang talaga niya i-assemble. Tapos may kasama na rin siyang screw, ganyan. Kaya sobrang okay talaga siya. Punta na tayo dito sa treadmill. Na-assemble ko na siya. Ito lang yung clip na binubuo ko siya. Ayan. Sorry, may mga nakasabit. Ito kasi yung ginagamit ko for workout. Ayan, ito siya. Alam mo, sobrang ganda talaga nito. Kasi, Diyos ko, ang dami kong feature na maipapakita sa inyo nitong treadmill na to. Unang-una, katulad na nito, lalo na ngayon, nasa condo ko ngayon. Sobrang maganda na parang nafo-foldable siya. Kasi, alam mo yun, unless may malalagay ka pang space if ever na hindi mo siya nagagamit or ganyan, chuchu. Isa na din kung bakit nagustuhan ko tong treadmill na to. Alam niyo kung bakit? Kunyari, gusto niyong gamitin na ulit, mag-workout na kayo. Ang gagawin niyo lang, sisipain niyo lang. Hindi masisipain, pero parang wait nga lang. Igaganto niyo lang siya. I-click niyo lang siya ganyan. Oh. Tapos, kusa na siyang bababa. Oh, di ba? Tapos, ayan. Hintayin natin siya bumaba. A few moments later. Oh, ito yung maganda sa kanya. Oh my gosh, sobrang maalikabok na. Meron na siyang kasamang speaker. Ito yung ano nyo, yung jack niya. Meron na siyang kasamang speaker. Tapos dito, yung treadmill na nabili ko, meron na siyang kasamang ganito. Parang massager. Actually, massager pala talaga siya. Meron na siyang wait nga. Nasa likod kasi siya. Ayan, meron siyang kasamang massager na pwede kang ayan, ipasok mo kung ano man yung gusto mong ipamassage dyan.
Yan, so after mag-workout, girl, nagka-cramps ka, mag-isa ka lang, parang, oh, sakit na po ako. Yan, gamitin mo yung massager na yan. Tapos, eto naman, isa na din, meron na siyang kasamang ganito. Ito, oh. So, pwede kang mag-sit-ups dito. So, yan, mag-sit-ups ka dyan, ganito, okay, yan. Parang 3-in-1 na siya, kaya sobrang, sulit na talaga siya. Ayun, nakakatuwa kasi nalaman ko na eto pala, pwede mo pala siyang i-connect sa Bluetooth. So, kunyari, meron kang tablet, ganyan. Wait lang, pakita ko sa inyo. Pwede mo siyang ilagay dito. Sinaksak ko lang siya. Inon ko lang siya. Pero, ayan, i-try mo na natin yung speaker niya. Saksak. So, ayan, meron na rin siyang lagayan ng cup dito. Ngayon, nauuhaw ka. Patugtog tayo. Ito, oh, ito yung aux niya. Pwede mong... perfect. So, ayan, mas sobrang enjoy siya. Minsan, pag nag-workout ako, nanonood ako dito, nilalagay ko lang yung phone ko dyan. Tapos, yan, jogging-jogging ako, ganyan. Tapos ito nga, kailan ko lang na-discover, pwede mo pala siyang i- connect sa Bluetooth or dun sa app na yun. Dinownload ko lang, in-scan ko lang to, tapos yun. Eto, pakita ko sa inyo. Ano, connecting. Connecting daw siya. So, ayan. Eto sa app na to, makikita mo siya na, ayan, lalabas dito yung device nung treadmill mo. Tapos, makikita mo na siya dyan. Pwede mo siyang i-connect. Dito sa app, meron siyang, pwede mo ilagay yung personal data mo, yung matatrack mo yung ano mo, kung ano lang nangyayari sa workout mo, ganyan. Tapos, and kung ilan yung ranking mo, yung days, month, total calories na na-burn mo. Tapos dito maiko-connect yung device mo. Pagka-connect mo, pagka-start mo, pwedeng hindi ka na dito or dito mag-pindot-pindot, pwedeng dito ka na sa mismong app na yan. Pag kinanekot mo na siya sa Bluetooth, kaya sobrang ganda niya. Ayan o, oh, try natin, begin. Oh. Start na siya. Sorry, nakapa ako. Yan. O, oh, diba? Ang ganda niya. Ayan. Ito yung app niya. Ayan, makikita mo kung time mo yung gano'ng kataas yung speed mo. Kunyari, 1, distance. Tapos, pwede mong taasan dito para lakasan yung speed mo. Yan. Kung maririnig niyo siya, bumibilis siya. O, diba? Sobrang ganda nitong app na to. Tapos, yan. Kapag pagod ka na, ayaw mo na, stop mo na. Oh. So, ayan. At bali, ito yung ano niya, yung surface niya. Dito mo makikita kung gaano nakatagal yung time mo, yung distance, tapos yung calories na nababurn mo. Ito ata yung program. Ay, kung anong program yung gusto mo. Kunwari, ito ata yung mga dot-dot na yan. Ayan yung level. Ayan, sobrang self-explanatory naman na nito. Sobrang madali mo na lang siyang magigets. Ngayon, itong voice. Ito yung volume niya, kung lalakasan mo ba yung speaker or hindi. Tapos yung program. Yan, pwede kang mamili. Tsaka, may nabasa kasi akong isang review. Ano daw siya? Fitness coach. So, o diba? Tapos, recommended niya tong ano na to, treadmill na to. Kaya, kung ako sa inyo, bumili na kayo nitong treadmill. Magpabudol na kayo kasi sobrang ganda niya. Diba? Meron ka ng massager, pwede ka na mag sit-ups, tapos yan, nakakapag-jogging ka pa, so pwede ka rin mag-full workout. Tapos kapag ayaw mo na, iaangat mo lang siyang ganito. Oh. Tapos ka na. Yun na.